Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang tanghali po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya at pagkakataon na ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo makapagsisi at tumalikod sa ating mga nagawang kasalanan. Mga minamahal, kalakip tumakahilingan ating luluhog sa banal na pagdiriwang. Isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman na sa ospital na sa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban, upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalatagit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng puong may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloobong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kaming iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangkaunawa. Sinong Diyos na ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing-inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang ako'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin." Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristo, mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't kumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang hindi ipawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang tanghali po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mabuting balita na napakinggan, ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang pagdating, o sabihin nating pagtuturo ng mga utos ay hindi para ipawalang bisa
iyong mga kautusan bagkos ay para ipaliwanag at tupdin ito. Anong nais niyang ipakahulugan sa bagay na iyon, mga minamahal kong mga kapatid? Na ang kanyang pagdating, mga minamahal kong mga kapatid, ay para ganapin o sabihin natin kumplituhin yung batas ng Diyos, yung kanyang mga utos. The new law will bring the old law to a higher level. Yun ang nais niyang ipahulugan sa kanyang mga salitang binitiwan sa ating mabuting balita. Nais niyang kumplituhin, nais niyang sabihin natin na maging ganap yung salita ng Diyos, yung mga utos na ipinatutupad simula pa nung una, nung hindi pa siya dumatating at hanggang sa kanyang pagdating, mga minamahal kong mga kapatid. Kung kaya nga, mga minamahal, sa kanyang pagdating, ayun, nagkaroon ng kaganapan ang kautosan, lalo tigit noong tinupad niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama, yung ialay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng mundo. Kasi ho, mga minamahal kong mga kapatid, the fulfillment of the law is about love. Magkakaroon ng kaganapan at magkakaroon, o sabihin nating makukumpleto lamang ang kautusan ng Diyos o ang batas niya kapag umiral na ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, mainam na mapagnilayan natin sa pagkakataong ito, oo, nakumpleto, naganap na. Nung inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa krus para iligtas tayo, no? Ang batas, ang salita ng Diyos. Ang tanong, nagkakaroon ba ng kaganapan ang kautusan, batas at salita ng Diyos sa ating buhay? Kasi baka hindi pa. No? Kasi hindi pa natin nakukuha o hindi pa tayo nakakapunta doon sa kaganapan ng batas. Baka hindi pa sa ating puso't kalooban natin nagaganap yung pagmamahal ng Diyos. No? Oo, sabihin natin, marunong na tayo magbahal. Pero katulad ba nung pagmamahal ng Diyos na ipinakita niya sa krus, na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa lahat? No? Mga minamahal kong mga kapatid, nagkaroon ba o nagkakaroon ba ng kaganapan ang salita ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating kalooban? Kung hindi pa, narito at pinapaalala sa atin ang mga pagbasa kung paano magkakaroon ng kaganapan ang utos, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, pananampalataya. Sa paanong paraan, mga minamahal kong mga kapatid, na kumbaga, let us view the law not just as our guidelines or as our guidebook, but let us see it as a means to get closer to God. No? Huwag wala natin basta tingnan yung batas bilang guidelines natin, bilang pamantayan, bilang patnubay natin. Bagkos, tingnan din natin na ito ay isang pamamaraan para tayo ay lalong mapalapit sa Diyos. Bakit, mga minamahal kong mga kapatid? Ay, siyempre, kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, no, hindi nagiging katulad kanya. No? Mga minamahal kong mga kapatid, tayo din sa buhay natin bilang mga tao, di ho ba kapag nagagaya natin ang isang tao, no? Yan, nababanggit natin yung kanyang mga salita, yung kanyang pag-uugali, di parang natutulad na rin tayo sa kanya. Ganon din, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, kung lagi lamang nating susundin ang kautusan ng Diyos, ang kanyang mga salita, ayun, mga minamahal kong mga kapatid, mapapalapit tayo
sa kanya. Kaya nga sa unang pagbasa, tignan niyo po yung panawagan ni Moises. No? Sundin at tupdin yung panawagan niya sa mga Israelita. No? Kasi yun ay pamantayan ng Diyos. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sana sa buhay natin, kung gusto natin magkaroon ng kaganapan, iyong batas, kautusan at salita ng Diyos sa ating buhay, ano? At mamayani ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano, umpisahan natin sa pagsunod sa Kanyang mga utos para lalo tayong mapalapit sa Kanya at sa paglapit sa Kanya, mga minamahal kong mga kapatid, maramdaman natin ang pagmamahal niya. Yung dakilang pagmamahal na lagi niyang ipinadadama sa atin sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa. At kapag naramdaman natin iyon, ayon, maibahagi dinawa natin. Maiparamdam dinawa natin sa ating kapwa-tao. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, bilang pagkikiisa, no, kay Kristo sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, at pakamatay, mga minamahal kong mga kapatid, doon tayo lalong napapalapit din sa Kanya. No? Kaya sana, mga minamahal kong mga kapatid, pag sumikapan ho natin na tupdin lagi ang utos ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na kinakailangan natin gawin upang magkaroon ng kaganapan ang salita ng Diyos at upang mamayani sa ating kalooban ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo na siyang kaganapan ng kanyang salita, mga minamahal kong mga kapatid, ay, ano ho, tignan din natin ang salita ng Diyos bilang paghahanda natin na maging templo ng Espiritu Santo ang ating pagkatao. No, imagine nyo ho na yung salita ng Diyos parang building blocks. Kung nakapaglaro ko ng Lego no, nung bata kayo, no, parang ganun. Yung bawat salita ng Diyos, no, kumbaga ay napakahalagang bagay para mabuo yung pagkatao natin bilang templo ng Espiritu Santo. At kapag nangyari yun, mga minamahal kong mga kapatid, hindi mananahan naman sa atin ang Diyos. No? At kapag nanahan sa atin ang Diyos, naroon, mararamdaman natin ang Kanyang dakilang pagmamahal. No? Kaya sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, ito nawa yung pagsumikapan natin. Oo, sa sakripisyong ginawa ni Kristo, sa krus na lagi nating ginugunita sa banal na misa, nagkaroon ng kaganapan ang Kanyang salita. Nawa, idalangin din nawa natin sa banal na misang ito na magkaroon ng kaganapan ang salita ng Diyos sa ating kalooban, sa ating pagkatao, upang tayo bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng kaisahan sa ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busli. Sa'yo ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa buong sambayanang
niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal kapahumay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagtutunggal sa iyong kadakilaan. Siyang naghulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila ay muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuha pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang bod ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisihan? sa kanya ng patnubay.
Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at masakit ng mga pari ng Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na paikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi ng ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kuwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan
at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhat para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.